you are aware. Check your own papers. Honesty is still the best policy. Nakikita kayo ng head. Okay, wala ka lang ibigan. Tama ba? Tama. Yan ay? Tama, of course. Pangalawang tanong, tama ba? Sinabi ni Jesus ng sabay na kayong kasalan na kayo pala lang sa mga Hudyo? Bale. Ang sabat ay para sa? Aha, of course, para sa lahat. Number three, tama ba? Sa Jesus, Pablo at lahat ng mga kusulit ay nangyini sa araw ng sabat? Tama. Oo, hindi. Ipapangiling pa rin ba natin ang sabat sa ikapitong araw sa bagong langit at bagong lupa? Oo, hindi. Yan ay oo. Bago yung mga tanong, ayon sa Biblia, anong araw ang ikapitong araw na siyang pinahingahan, binaspasan natin ang ilan ng Diyos? Ano yun? Anong araw? Yan ay Sabado. Yan ang ating sinan kakawin ko kay Biblia. Sinong perfect? Siyam na po na gabi po tayo. At kung kayo po ay nakatid ng 50 nights, may mabisigyan po kayo na talaga po kayo free foundation DVD. Sasakti lang po sa inyo mga tahanan ito sa DVD. At kayo ay magkakapanood ng foundation DVD or prophecy foundation DVD. Ito po ang free lesson ngayon. Peace, obedience, legalism. Pa-attendance lang po kayo at kayo ay bibigyan ng ating volunteer ng mga at pagkatapos ng seminar, kayo po ay makakatanggap ng diploma. Kung gusto niyong tumanggap ng amazing pastor diploma, kaibigan, ansiran niyo po o sagutan niyo po yung mga lessons na natin. Balik niyo po yun at amin po yung check. Ang children's program po natin ay nagpapatuloy din doon sa Takers Center. May mga children po doon na nagpapatuloy sa kanilang programa. Kagaya din dito. Kung may invita pa kayo ng mga kaibigan, invita niyo bibigyan. Upang tayo lahat ay mag-bless. Hindi ka, ano ba ang ating aabangan sa future ng mga gabi or mga susunod ng mga gabi? But before yan, siguro na kita nyo sa ating date, sa ating banner, na hanggang 18 lang tayo. Ngunit kaibigan, extended po ang ating seminar. Marami pa po tayong pag-aaralan. Kayo ba ay na-bless so far sa ating pag-aaral? Yes, kaibigan, ang gandang mag-aral ng banal na salita. Extended po hanggang sa topic na What Will Heaven Be Like? Yan po ang mga topic ko na ating pag-aaralan pa. Naku, napakaganda pa pala ng ating seminar. Marami pa po tayong matutunan. Sa Webes po, kaibigan, bukas, atin pong titinan ang The Bible's Longest Most Amazing Prophecy, ang pinakamahabang propesya sa Biblia. Ito ang ating titinan po bukas. Ito ay napakagandang pag-aaral din. Sa Biyernes, saan ba galing ang mami or mga mamis? Yan ating titinan sa Biyernes, kaibigan. Huwag po kayo mag-absent kung gusto niyo matutunan at malaman kung saan ba galing ang mga mamis. At sa Sabado ng gabi, kaibigan, atin pong titinan ang pintuan ng Diablo. Gusto niyo bang buksan ang pintuan ng Diablo? Well, huwag kayong mag-absent sa Sabado, kaibigan. Baka mabuksan niyo ang pintuan ng Diablo. Yan po ang ating pag-aralan sa Sabado ng gabi. Paano ba natin manatiling sarado ang pintuan ng Diablo? Ngayon, kaibigan, simula ngayong gabi, may theme song na po tayo. Atin pong aawitin ang theme song natin. Turn your eyes upon Jesus sa English po ito, pero tinagalog lang natin, tumingin ka kay Jesus. Siguro may gitara dyan, pwede natin i-request na mag-gitara kasi wala tayong minus one para aawit tayong lahat. Siguro kung hindi nyo pa sa ulo ito, kaibigan, at hindi nyo pa alam, sabay lang po kayo sa amin. Okay, awitin natin. Tumingin ka kay Jesus sa masaya niyang mukha. Mapapawi ang dilim sa lupa. Samalwal hati niyang biyaya. Tayo manalangin? Tayo tumayo, kaibigan, sa ating panalangin? Mapagpala po namin, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon muli na iyong pinagkaloob sa amin na mag-aral na naman ng iyong mga katotohanan.
Aming hiling na ikaw po ang siyang manguna at ikaw nawa ang siyang magkilos ng aming mga puso at isipan. Maraming salamat na ikaw ang tatayo sa aking harapan at ikaw nawa ang makikita at ikaw ang maging sentro ng aming pag-aaral. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsipo. Ang ating topic ko po ngayon, kaibigan, ay $10,000 offer for a mysterious missing Bible text. Or 1,000 pesos ang ibibigay po natin kung makikita natin itong nawawalang teksto sa Biblia. Handa na po kayong tumanggap ng 1,000 pesos? Well, yan ang ating pag-aaral ngayon, kaibigan, kung makikita natin yan sa Biblia, kaibigan. Noong unang panahon, isang Russian emperor ay pumunta sa isang Russian park. Doon siya nagpagalang-galang. Doon siya pumupunta. At noon nakita niyang isang guard na ito, kaibigan, siya ay parang naguluhan siya kung bakit, ano ba ang ginagawa ng guard na ito dito. Kaya dahil ay itong Russian emperor na ito ay mahilig magsaliksik, tinanong niya, sabi niya sa guard na yan, bakit ka ba nandito? Ano ba ang binabantayan mo? Sabi ng guard, hindi ko alam, sir. Well, sir, rather, kasi yung sir, yan ay sir or emperor sa Russian. Sabi ng guard, hindi ko alam, sir. Sabi ng emperor, bakit hindi mo alam? Sino ba ang nag-utos sa'yo na pupunta ka dito at bantayan mo itong lugar na ito? Sabi naman ng guard na yan, sabi niya, hindi ko talaga alam. Ako lang ay tumutupad sa mga batas. Sinabihan ako na pumunta dito at tatayo dito at magbantay. Ngunit naguguluhan ang Russian emperor nito kung ano ang binabantayan ng gwardyang yan. Yan. Kaya sinaliksik ng Russian emperor, pumunta siya sa korte. Sinaliksik niya kung bakit, ano ba ang ginawa ng guard na yan dyan. Ano ba talaga ang kanyang binabantayan? Kanina nang diskubre, ito pala mga kaibigan ay nangyari na itong mga batas na ito ay galing sa mga nakaraang mga boss na binigay sa mga kanilang mga tauhan. Ngunit kanila pang nadiskubre na noong unang panahon pala, 100 years ang nakaraan, si Great Catherine ay binigyan ng isang rose or bush na rose. At kanya itong tinanim doon sa park na yan, sa hardin na yan. At dahil nga hindi gusto ng emperor, hindi gusto ng buong emperor na ito ay mamamatay. Kaya naglagay sila ng batas na ito ay padalahan ng gwardya upang bantayan ang maliit na bulaklak bilang isang regalo sa kanyang birthday. Kaya pumunta ang guard. Lumipas ang ilang mga years, ito ay nandun pa rin sa court, ito pa rin naging batas, at hanggang dumating sa puntong yaon, kaibigan, nandun pa rin ang guard. Nakatayo na wala na ang rose na yan or bush na yan, kaibigan. Ang tanong, kaibigan, posible ba na bilang mga Kristiyano, tayo pa rin ay tumatayo sa tradisyon at hindi sa katotohanan? Guard pa rin tayo ng guard sa tradisyon kahit wala na? Atin pa rin itong ipinapangilin. Na ngayong gabi, kaibigan, atin pong titingnan niyan. Posible po yan. Sabi nga ni Winston Churchill, sabi nga dito, karamihan sa mga tao, ano daw? Minsan, sa kanilang buhay, nakakasalubong ang katotohanan. Ang karamihan tumatalon lang. Na-encounter nila ang katotohanan, kanila nasalubong ang katotohanan, ngunit ang iba ay tumatalon lang. Pinapagpagan ang sarili at nagmamadali sa pagpapatuloy sa kanilang gawain. Ibig na sabihin, parang walang silbi ang katotohanan kanilang natanggap o kanilang napakinggan. Ano bang sabi ng Biblia patungkol sa katotohanan, kaibigan? Sabi ng Biblia, John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Of course, kaibigan, ang katotohanan ay magpapalaya lamang sa atin kung atin itong susundin. Okay, malinaw po ba yun? Hindi maging epektibo ang katotohanan hanggat hindi natin ito sinusunod. Kaya ang tanong, kaibigan, yan ay maghatid sa atin sa tanong natin na ano ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan? Actually, kaibigan, atin pong titinan sa Biblia ngayon kung ano ang mga definisyon ng katotohanan. Tingnan po natin. Si Jesus ay ang katotohanan. Ito yung unang definition ng truth or katotohanan sa Biblia. Ang una ay si Jesus ang katotohanan. Mababasa po natin yan sa John 14 verse 6. Basahin po natin lahat. Ready, go?
sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin lang, kaibigan, kahit anong sabihin ng ating iglesia, kahit anong sabihin ng inyong mga leaders, kahit anong sabihin ng mga pastor, ikaw ay nasa katotohanan kung sinusunod mo sino? Si Jesus. Amen? Walang duda, kaibigan, sa panahon na ating susundin si Jesus, tayo ay makakasiguro na tayo ay nasa katotohanan. Kahit ano ang sinasabi ng ating mga leaders, kahit ano ang sinasabi ng kahit sinong taong, mga professor man yan, hanggat ikaw, kaibigan, ay sumusunod sa Panginoong Jesus, ikaw ay nasa katotohanan. Yan ang unang definition sa katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang Biblia mismo ang katotohanan. Saan ba natin makikita yan? Sabi sa John 17:17, basahin natin lahat. Ready to go? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Dito, kaibigan, nakita natin na ang Biblia ay ang katotohanan. Simple lang, kaibigan. Kung sinusunod natin ang Biblia, kahit ano sabihin ng iglesia, kahit ano sabihin ng ating mga pastor, kahit ano sabihin ng ating mga leader sa church, hanggat sinusunod natin ang Biblia, tayo ay makakasiguro na nandito tayo sa katotohanan. May tanong ko lang, kaibigan, gusto niyo ba ang katotohanan? Yes! Dahil ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin, kaibigan. So kung susundin pala natin ang Biblia, makakasiguro tayo na tayo ay nasa katotohanan. Una, sino yon? Jesus. Pangalawa, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang katotohanan. Ano pa? Ang pangatlo, kaibigan, ay ang kautusan ng Diyos, ay katotohanan. Saan ba natin makikita yan? Kung gusto mo na, gusto niyo ng versikulo niyan or text, makikita pa natin yan sa Psalm 119:142. Sabi diyan, ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Dito natin nakikita, kaibigan, na ang kautusan din pala ay katotohanan. Kaibigan, natin nakita dito na sa panahon pala nating susundin ang Ten Commandments, atin palang sinusunod ang katotohanan. Una, salita ng Diyos, ang Jesus. Pangalawa, salita ng Diyos. At ang kautusan ng Panginoon ay katotohanan. Ibig sabihin, kaibigan, kung itong mga katotohanan ito ay ating susundin, makakasiguro tayo na tayo ay nasa katotohanan. Kung ating sinunod si Jesus, ang salita ng Diyos at ang kautusan, walang duda, tayo ay nasa katotohanan. Amen? Malinaw po ba ito sa Biblia, kaibigan? Malinaw po ba ito sa ating pasimula sa ating pag-aaral? Ibig sabihin, kung atin itong susundin, tayo ay maging malaya. Now, kaibigan, atin po nakita sa John 8:32 at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Atin po na-discovery kagabi, kaibigan, ang isang katotohanan na napakadakila, ang katotohanan patungkol sa Sabbath. Atin po na-discovery na ang ikapitong araw na Sabbath ng Panginoon ay ang walang ibang araw kundi ang Sabado. Atin po nakita dito, kaibigan, sa ating pag-aaral, pero gusto natin maging fair. Kasi marami mga tao ngayon na kahit alam na nila yung Sabat ay pangpitong araw, marami pa rin na naguguluhan, eh bakit ang buong mundo ay ibang ipinapangilin? Bakit ang buong mundo, halos buong mundo ay nangilin sa araw ng Linggo? Paano ba natin ito ma-reconcile? Tingnan natin, kaibigan, ngayon, ating titinan ang Sabat, kung Jesus ay katotohanan, kung ang kautusan ay katotohanan, at ang Biblia ay katotohanan, ating titingnan doon kay Jesus, sa kautusan at sa Biblia, kung ang Sabat ay katotohanan. Okay lang po yun? Atin titingnan, kaibigan, kung ang Sabat ay katotohanan. Unahin natin kay Jesus. Si Jesus ba ay nangili ng araw ng Sabat or Sabado? Atin po tingnan. John 14 verse 6, sabi po dyan, kaibigan, if you love me, I am the way, the truth, and the life. Yan ang sabi, kaibigan, siya ang katotohanan. Now, Lucas 4:16. Titingnan natin kay Jesus dahil siya ang katotohanan. Kung sinunod ni Jesus ang araw ng Sabat, ibig sabihin katotohanan ng Sabat. Now, tingnan natin. At siya ay napa sa Nazareth na kanyang nilikhan at ayon sa kanyang kaugalian. Dito po nabanggit, kaibigan, ito po yung lifestyle ni Jesus. Ito po yung lifestyle ni Jesus. Ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Anong araw? Sabado.
at nagtindig upang bumasa. Dito natin nakita, kaibigan, na si Jesus ay nangilin sa araw ng Sabat. At kahit nga, kaibigan, binanggit niya na ang kanyang mga disipulo ay kailangan sumunod sa araw ng Sabat. Pagkatapos mamatay ni Jesus, kaibigan, siya ay nabuhay. Binanggit niya, pumunta siya sa langit, binanggit niya ito sa kanyang mga disipulo. At nagbanggit siya patungkol sa AD 70 na pagkasira ng Jerusalem. At dito niya sinabi, kaibigan, patungkol sa mga alagad niya. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabbath man. Dito binanggit ni Jesus, kaibigan, ang pinaka-specific na commandment or kautusan. Walang ibang commandment, of course. Ating susundin ang buong kautusan. Ngunit specific na kanyang binanggit ang araw ng Sabat pagkatapos niyang mamatay, pagkatapos sa cross. At least 40 years before nasira ang destruction sa Jerusalem, binanggit na ni Jesus na ipangilin pa rin ng kanyang mga alagad ang Sabat. Nabanggit po dito, kaibigan. So sa Jesus ay katotohanan. Dito na tinakita na dahil pinangilin ni Jesus ang araw ng Sabat, makakasiguro tayo na ang Sabat ay katotohanan. Hindi pa tayo tapos. Ilang definition tayo meron sa katotohanan? Tatlo. Si Jesus, ano yung pangalawa? Ang salita ng Diyos at ang kautusan. Now, tingnan natin sa salita, kaibigan, kung ang salita ay nagsasabi patungkol sa araw ng Sabat. Tingnan po natin. Meron kaya? Ang salita ay katotohanan. I-check natin dito, kaibigan. Genesis 2:1-3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At sabi dito, at nang ika-pitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-pitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Pansin niyo po dyan, kaibigan, ika-pitong araw, nagpahinga siya. At binasbasan ng Diyos ang ika-pitong araw at kaniyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. Dito natin nakikita, kaibigan, na ang Sabat ay nandun pa sa panahon ng creation. Doon pa mismo, kaibigan, nung ginawa ng Panginoon ang buong mundo, nandun ang Sabat. Ginawa niya rin sa ilang araw? Ika-pitong araw. Hindi ito isang Hudyo na araw. Hindi ito para sa mga Hudyo. Ito ay para sa lahat, mga kaibigan. Dahil ito ay ginawa na, before pa nga dumating ang mga Hudyo, nandun na ang Sabat. Dahil ito ay ginawa doon pa sa creation. At ito din ay nagpaalala, kaibigan, palatandaan na tayo ay hindi galing sa unggoy. Gusto niyo bang galing kayo sa unggoy? Of course, ayaw ko, kaibigan. Ako ay may tagapaglikha. Ako ay may Panginoon na naglikha. At ito ang paalala, ang Sabat, ang ika-pitong araw na nagpaalala sa atin patungkol kay Jesus. Isaiah 58:13-14. Sabi dito, ito lang ay review sa mga taong nandito kagabi. Kung iyong iurong ang iyong paa sa, ano? Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan, sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita, kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon. Patuloy po tayo. 14. Sapagkat, 22, Isaiah 66, 22-23 rather, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ang mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Dito natin nakita, kaibigan, na kahit sa langit, binanggit ng Biblia, na tayo pa rin ay mangihilin sa araw ng Sabat. Kahit doon sa dakong kanyang inihanda, tayo ay sasamba pa rin sa ikapitong araw, sa araw na ginawa ng Panginoon. Dito natin nakita, kaibigan, na sa lumang tipan, atin nakita ang Sabat. Ilang Sabat ba na-mention sa lumang tipan, kaibigan? Actually, may 84 Sabat na nabanggit po sa lumang tipan. Sabi ng iba, wala na yan. Nasa lumang tipan lang yan. Sa bagong tipan, wala na yan.
Tingnan po natin, actually sa Bagong Tipan, kaibigan, may Sabat pa rin ba tayong makikita sa, sa Bagong Tipan? Mm-hmm. Ito po, kaibigan, sa isang aklat lang sa Bagong Tipan, ang aklat ng Acts or Gawa, may na-mention po dyan na 57 Sabat. Yan po, kaibigan, sa isang aklat lang, napakarami na nabanggit po. At buong Biblia po, kung ating titingnan, may 141 Sabat na nabanggit, na mga bersikulo na nabanggit sa buong Biblia. So dito po natin nakikita, kaibigan, na ang buong Sabat pala ay hindi lang sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan din, at ang buong Biblia ay nagsasabi patungkol sa Sabat. Ilang bersikulo? 141 verses. Yan ba importante, kaibigan? Kung may 141 verses sa Bible patungkol sa Sabat? Yes, yan ay napaka-importante. So nakita natin, kaibigan, na ang salita ay nagsasabi patungkol sa araw ng Sabat. So ibig sabihin, katotohanan ang Sabat dahil sinabi ito ng Biblia. Ito din ay pinangili ni Jesus. Pero may pangatlo pa tayong dapat suriin. Ang pangatlong definisyon ng kautosan. Anong katotohanan? Rather, ang kautosan ng Diyos ay katotohanan. Makikita ba natin ang Sabat sa kautosan ng Diyos? Makita ba natin? O, basahin natin, kaibigan. Basahin natin sa Exodus 20, verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sabi sa Psalm 119:142, ang kautosan ng Diyos ay katotohanan. At binanggit po sa kautosan na alalahanin mo ang araw ng Sabat. No, kaibigan, atin po nakita dito na ang pang-apat na utos ay binigyan ng Panginoon ng emphasis, alalahanin mo. Bakit kaya? Dahil ito ay nayari na doon pa sa creation. So, nakita natin, kaibigan, basahin mo natin ito, Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Patuloy tayo dito. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Sabi ng Panginoon dito, alalahanin mo, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Anong araw yon? Sabado, sa ating nakita kahapon. So nakita po natin, kaibigan, sa tatlong mga definisyon sa katotohanan. Nakita natin na ang Sabat ay pinangilin ni Jesus. Nakita natin na ang Sabat ay binanggit sa buong Biblia. At nakita din natin na ang kautusan ay nagsasabi patungkol sa Sabat. Ang tanong, katotohanan ba ang Sabat? Yes, kaibigan. Bakit? Nakita natin sa tatlong mga definisyon na katotohanan. Ito ay katotohanan, kaibigan. Ito nga ay sinulat mismo sa daliri ng Panginoon. Kaibigan, actually, ang katotohanan ay para sa atin upang tayo ay maging malaya. Hindi po against ang katotohanan sa mga sinsirong mga tao. Ang katotohanan ay para sa mga sinsiro na mga tao, kaibigan. Sa mga tapat na mga tao. Ang Sabat ay nakita natin sa buong Biblia, kay Jesus at sa kautusan. Now, ang ibang mga tao ay nagsasabi, ano ba ang kaibahan? Kaibahang nagagawa ng pagsamba sa Diyos sa tamang araw. Actually, kaibigan, ang pinaka-importante sa lahat ay kung mahal ba natin ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon, if you love me, kung mahal mo ako, kung ako inyong inibig, ano ang kadugtong? Susundin ninyo ang aking mga utos. Natin pong basahin dito, kaibigan, John 14:15, kung ako inyong inibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ilang kautusan ba ang dapat nating sundin? Ilang kautusan ba meron ang Ten Commandments? Ten, of course. May 10 commandments, may 10 na kautusan sa 10 commandments at yan ang kanyang gustong ipapangilin natin. If you love me, keep my commandments.
James 2 verse 10, sabi ng Biblia, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Now, kaibigan, gusto kong idiin ang puntong ito. Hindi natatakot ang kaaway, ang diablo, kahit alam mo ang katotohanan, kahit alam mo yung sampung kautusan, okay lang sa kanya yun na alam mo yun hanggat hindi mo ito natutupan. Hanggat hindi mo ito nasusunod. At kahit nga isa lang na kautusan ang iyong ma-break, okay lang yan sa kanya. Basta may nasalangsang tayo na kautusan. Mark that. Okay lang yan sa diablo. Again, sa 1 John 2 verse 3 and 4, sabi niya, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala. Kung ano, kaibigan? Tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sabi ng Panginoon, patuloy, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Malinaw po sa Biblia, kaibigan, na kung ating sinasabi lang na tayo ay sumusunod sa Panginoon, ngunit hindi naman natin sinusunod ang kanyang kautusan, ano ang binanggit ng Biblia? Tayo ay sinungaling. Kaibigan, ang pagsisinungaling ba isang seryosong kasalanan? Yes, of course. Ito ay seryosong kasalanan. Sabi nga ng Biblia, ito ay abomination sa Panginoon. Ang lying lips. Kaibigan, atin po nakita dito, paano ang mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kautusan? Paano ba yung mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kautusan? Nakita natin, kaibigan, na sa buong mundo, halos mga Kristiyano ay hindi sumusunod sa ika-apat na utos. Itong tinatawag natin na Sabbath, ang Sabado. Paano yung mga Kristiyano ngayon na hindi sumusunod sa kautusan? Basahin natin sa Matthew 15, 8 and 9. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapuat, ang kanilang puso ay ano, kaibigan? Malayo sa akin. Posible pala na samba tayo ng samba sa Diyos. Ngunit ang ating puso ay malayo sa kanya. Patuloy natin yung teksto. Datapuat, walang ano? Kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Dito natin nakikita, kaibigan, bakit naging walang kabuluhan ang kanilang pagsamba? Dahil sila ay hindi sumusunod sa kautusan. Hindi nila sinusunod at tinutupad ang sinasabi ng Panginoon. Ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Posible pala na malapit ang ating mga bibig sa Panginoon. Siguro dala tayo ng Biblia papunta sa iglesia. Pero sa ating dibdib, sa ating buong buhay, ating sinasalangsang ang kautusan, ang ating pagsamba ay walang kabuluhan. Yan ang sabi ng Biblia, kaibigan. Kinasusuklaman si Jesus ng mga religyosong mga tao sa kanyang pagtuturo sa katotohanan. Alam niyo, kaibigan, nung nagtuturo si Jesus ng katotohanan, hindi po siya naging popular. Siya po ay inuusig ng mga pariseo dahil sa kanyang pagtuturo ng katotohanan. Alam niyo, kaibigan, ngayon, kung iyong susundin ang katotohanan, ikaw ay maging malaya. Pero ngayon, ang tanong, kaibigan, malinaw po na ang Sabbath ay Sabado. Ito po ang pangpitong araw na nabanggit po sa Biblia. Malinaw po ba yun, kaibigan? Kung malinaw po yun, could you say amen? Amen. Okay, malinaw po yun, kaibigan. Ngayon, kaibigan, ating sasagutin ang tanong na ito. Binago ba ng Diyos ang kanyang banal na araw? Binago ba ng Panginoon ang banal na araw? Tingnan po natin. Or, binigyan ba ng Panginoon ang isang iglesia na na kanyang papalitan ang araw ng Sabat? Or otoridad na kanyang baguhin ang banal na araw? Well, first of all, kaibigan, atin pong sasagutin or itatanong, binago ba ng Diyos ang araw ng Sabat or ang banal na araw? Malakay 3 verse 6. Ano ang sabi nito, kaibigan? Sapagkat ako, yan ang Panginoon ay hindi nababago. Malinaw po ba yan? Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kaibigan, yan ay kanyang binanggit, yan ay hindi mababago. Hindi nababago ang Panginoon. Malakay 3 verse 6. Ano pa? Psalm 89 verse 34, sabi dyan, ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga
Labi, binanggit ba ng Panginoon ang Sabbath? Kanyang itong isinulat sa tapyas na bato. At sabi diyan, hindi ko ito sisirain ni aking babaguhin ang lahat ng mga bagay na lumabas sa aking mga labi. Patuloy, kaibigan, Hebrews 4 verse 9, may natitira pa ngang isang pamamahinga ng Sabbath. Yan ay ang araw ng Sabado ukol sa bayan ng Diyos. Hanggang ngayon, kaibigan, at nandito pa rin ang araw ng Sabbath. So ang tanong, kaibigan, binigyan ba ng Diyos ang iglesia ng kapamalaan na baguhin ang kanyang banal na araw? Titignan po natin, kaibigan, sa Biblia, kung may binigyan ba o binigay ba ang Panginoon na authority sa iglesia upang baguhin ang banal na araw. Tignan po natin. Sabi sa Biblia, Isaiah 8:20. Basahin po natin lahat. Ready, go? Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So dito, kaibigan, kung may mga preachers, may mga churches na hindi po sumusunod kung ano ang sinasabi ng Biblia, wala pong liwanag sa kanila. Wala po doon ang katotohanan. Saan natin masusumpungan ang katotohanan? Kay Jesus, sa Biblia, at sa kautusan. Malinaw po ito sa Biblia, kaibigan, na ang katotohanan ay hindi po natin makikita sa iglesia, kaya nga walang relihiyon na siyang makapagligtas sa atin. Ang siyang makapagligtas lang sa atin, kaibigan, ay ang katotohanan. Sabi ng Biblia, ito ang magpapalaya sa atin kung ito ay ating susundin. Amen? Kaibigan, ang katotohanan lang ang siyang makapagliligtas sa atin. So ang tanong, kaibigan, binigyan ba ng authority ng Panginoon ang iglesia na magbago ng banal na karawan or banal na araw? No? Another text, ating i-consider, Acts 5.29. Datapuat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Sino ang unahin nating sundin? Ang Diyos, kaibigan. Hindi ang tao, hindi ang ating mga pastor, hindi ang ating mga leaders, kundi ang Diyos. Malinaw po ba yun, kaibigan? Kailangan natin sundin ang Diyos. Sabi nga sa John 2 verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Sabi nga ni Mary, Saint Mary, kung ano ang sinasabi ni Jesus, sundin niyo yun. Yan ang sabi. Kahit nga si Mary, ang nanay ni Jesus, kaibigan, ay nagtuturo na sundin si Jesus. Ito din po ang gusto naming ituro sa inyo, kaibigan. Ito yung gusto kong ituro sa inyo, na huwag niyo akong sundin. Huwag niyong sundin ang mga nagtuturo sa inyo na tao. Sundin niyo kung ano ang kanilang sinasabi na nakaayon sa Biblia. Amen? Kung ano ang sinasabi sa Biblia, kaibigan, sundin niyo. Kung hindi niyo nakita sa Biblia ang sinasabi, huwag niyong sundin. Nandito ako, kaibigan, sa inyo upang ipaabot sa inyo na ang Bibliyang ito ang magbibigay sa inyo ng tunay na kalayaan. Sundin nyo lang ang katotohanan at kayo ay magiging malaya, kaibigan. Malino po yan sa Biblia na kanyang itinuro. Now, ito ang sabi sa John 14 verse 5. 14 verse 15. Kung iniibig mo ako ay tutuparin nyo ang aking mga utos. So ano ang sagot sa ating tanong, kaibigan? Binago ba ng Diyos ang kanyang banal na araw? Binigyan ba ng Diyos ang iglesia ng kapamahalaan na baguhin ang kanyang banal na araw? Yan ay, of course, hindi. Hindi niya binago ang kanyang banal na araw, ni hindi siya nagbigay ng otoridad sa iglesia upang baguhin ang banal na araw. Yan ay sinabi ng Biblia, kaibigan. So ngayon, para maging fair tayo, nakita po natin ang Sabbath ay nandito talaga sa Biblia. Nakita natin na ang Sabado ay banal. Ito ay katotohanan na binanggit po ng Biblia. Malinaw po ba yun so far? Ngayon, para maging fair tayo, kaibigan, atin nakita ang lahat ng mga teksto patungkol sa Sabbath. Ngayon, hahanapin natin ang nawawalang talata. Atin pong titinan ang Sunday na mga talata sa Biblia. Kung ito ba talagang Linggo na araw, kaibigan, ay ginawang banal ng Panginoon. Dahil of course, kung ito talaga ay ginawang banal ng Panginoon, may Bible text po tayo niyan. Pero ating sasaliksikin, kaibigan, yung mga disipulo, mga apostoles na nagsulat ng kanilang mga aklat,
At titingnan natin doon ang buong talata patungkol sa Sunday, sa Linggo, kung ito ay banal. Handa na po kayo? Ilang offer nito, kaibigan? $10,000. Pero ngayon sa Pilipinas, 1,000 lang. Wala tayong sapat na halaga niyan. Kaibigan, pagkatapos ng lecture na ito, kung gusto niyo talagang saliksikin niyo sa iyong sariling talata. At puntahan niyo ako. Ibibigay ko ang 1,000 peso bill pag nakita niyo ang talatang nawawala. Fair ba yon? Fair? Okay. Malaki na yon, 1,000. Sige po, kaibigan, atin pong titingnan. Ano ba talaga ang Linggo or Sunday? Ito ba talaga ay banal? Kasi sabi ng karamihan, ito ay banal na. Ginawa na itong banal. Atin pong titingnan sa Biblia kung may makita tayong talata. Sa Matthew 28 verse 1, itong mga talatang anim na mga talata ito, kaibigan, ito ay patungkol sa Linggo na talata. Sa Matthew 28 verse 1, Mark 16 verse 1 and 2, sa Mark 16 verse 9, Lucas 24 verse 1, John 20 verse 1, John 20 verse 19. Lahat ng mga talata ito ay patungkol sa Linggo. Noong pagkabuhay nino, ni Jesus, ni Kristo, ito ay nagpapatunay na ito ang unang araw ng Linggo o ng Sanglinggo. Ito ang pagkabuhay ni Jesus galing sa kamatayan. Yan ay ang mga sulat ni Matthew, Mark, Luke, and John, ang four Gospels. Na kung ating makita, kaibigan, na banal ang salita o ang banal ang Linggo, may binigay sana na instruksyon ang Panginoon sa kanyang mga alagad na gawin niyong banal ang araw ng Linggo. Ngunit hindi po natin makikita dyan, kaibigan, sa mga talatang iyan, sa anim na mga talatang iyan, na ginawang banal ang araw ng Linggo. Yan lang po ay nagpapakita ang mga bersikulong iyan na ang unang araw ng Sanglinggo. At ito ang pagkabuhay nino? Ni Jesus. Anong araw nga nabuhay si Jesus? Linggo. Linggo siya nabuhay. Ngunit kaibigan, may walong teksto po sa Biblia patungkol sa Linggo. Atin pong pag-uusapan ang pangpitong talata. Yan ay makikita natin sa 1 Corinthians 16, 1 and 2. Basahin po natin. 1 Corinthians 16, 1, ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Pansin niyo po, kaibigan, ambagan sa mga banal. Hindi po ambagan ng mga banal. May kaibahan po ba yun? Ambagan sa mga banal, para sa mga banal, hindi ambagan ng mga banal. Sabi na ng iba kaibigan, sabi na maraming mga kaibigan po natin na, ayan, nakita nyo? Si Pablo ay nangungulekta ng offering sa araw ng Linggo. So, ibig sabihin, sabi nila, na ito ay isang banal na araw. Tingnan po natin kaibigan ang buong talata po nito. Talaga bang nangungulekta si Pablo dito ng offering sa araw ng Linggo? Tingnan po natin kaibigan, yan ba ang kanyang sinasabi? First of all, atin po titinan, anong unang araw according sa Bible? Ano ang unang araw according sa Bible? Linggo. Yan ang unang araw. Sabi sa Lucas 24 verse 1. So dito kaibigan, nagtatanong si Pablo sa mga Korinto na kanilang sila ay magbibigay or magbigay something sa panahon ng Linggo. Sa 1 Corinthians 16, 1 and 2, kaibigan, sa iba't ibang mga translation, ito ang binanggit. Let each one of you put on one side and store up at home. Sa tahanan po nila ito, ano gagawin nila sa tahanan nila? Doon sila magtitipon-tipon ng mga offering. Ano pa? Saving it up. Kanila itong i-save at put aside and save. Dito po binabanggit ni Pablo, kaibigan, na kanilang gagawin ang kanilang accounting sa panahon ng Linggo, araw ng Linggo. I-set aside nila ang mga kanilang offering sa araw ng Linggo. Hindi po ito sa church nangyari. Ito po ay nangyari sa kanilang mga tahanan. So hindi po nangungulikta dito, kaibigan, si Pablo doon sa church as Sunday school offering. Ito po ay kanilang ginawa sa kanilang tahanan. By the way, kaibigan, kinalaunan, si Pablo ay nagsulat sa kanila, sa mga Korinto, sa iglesia ng Korinto. Alam niya na ang kanyang mga alagad ay nangingili ng araw ng Sabat. Tinuruan ni Pablo ang kanyang mga kapatiran sa iglesia ng Korinto na mangilin sa araw ng Sabat. Anong araw yon? Sabado. So nagsulat siya at sabi niya, tomorrow,
kinabukasan, bukas, alam niya na ito ay babasahin ng kanyang mga kapatiran sa araw ng Sabado. Bakit? Dahil doon sila magtipon-tipon, magkakatipon-tipon. Malinaw po yun? Sa panahon ng araw ng Sabat, doon sila magkatipon-tipon, kaya doon niya gustong ipasabi, doon niya gustong i-announce na kinabukasan, ano ang sabi niya? Huwag kayong makalimot, inyong i-prepare ang inyong mga gift. Para pagdating ko dyan, lahat ay nakatipon na. Kukunin ko na lang. Yan ang sabi ni Pablo, kaibigan. So ang pangpitong teksto na yan, 1 Corinthians 16, 1 and 2, ay hindi nagpapatunay na ang Linggo ay banal. Hindi po banal, kaibigan, ang Linggo. Na ang panghuling teksto po, Acts 20 verse 7. Basahin po natin ito. At kami nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang libadora. At nagsirating kami sa kanila sa Troas sa loob ng 5 araw, na doon nagsitira kaming 7 araw. Pansinin niyo po dito, kaibigan, at nang unang araw ng Sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputul-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-akalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hating gabi. Now, ang iba, kaibigan, sabihin nila, you see, nakita nyo? Ang sinabanggit po dyan, kaibigan, sila ay nagputul-putul ng tinapay. So, ibig sabihin, banal ang araw na yan dahil sila ay nagputul-putul ng tinapay. Ngayon, kaibigan, kung atin pong titinan sa Acts chapter 2 verse 46, ang mga alagad po na ito ay araw-araw na nagputol-putol ng tinapay. So, ibig lang sabihin, ang pagputol-putol ng tinapay sa kanila ay ordinaryo na ginagawa nila araw-araw. So, hindi po ito pwedeng i-conclude natin na dahil nagputol-putol sila ng tinapay, ang araw na ito ay magiging banal. Bakit? Dahil ordinaryo lang nila na ginagawa ang pagputol-putol ng tinapay. At kung titignan po natin dito, kaibigan, unang araw ng Sanglinggo. Pansinin niyo po, dito po, si Pablo ay nangaral hanggang ano? Anong oras? Hating gabi. Yan ba ay mahabang pag-aaral, kaibigan? Maraming nagsasabi na mahaba daw ako magsalita. Pero hindi naman umabot sa hating gabi, kaibigan. Dito po, hanggang midnight po. Siguro napaka-tagal po noon na pag-aaral. Basahin po natin, kaibigan, dito. Sa Acts 20 verse 8, at may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan. Alam po natin na ito po ay gabi. Alright? Ito po ay gabi dahil may mga ilaw, silid-ilaw. At basahin po natin, kaibigan. Pansinin niyo po. At may nakaupo sa durungawan ng isang binatang nagngangalang Yutiko, na mahimbing sa pagtulog. Anong nangyari dito? Nangangaral si Pablo. Nagbabahagi si Pablo. Si Yutiko ay nandyan na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangaral ng mahaba, palibasa ay natutulog, ay nahulog buhat sa 3rd grado. At siya ay binuhat na patay. Kaibigan, baka mamatay tayo. Patulog-tulog sa tayo sa ating seminar. Hindi nyo alam, kaibigan, kung ano mangyayari sa inyo kung matutulog tayo sa ating seminar. Pero hindi ko po tatapusin ito midnight. Hindi po, kaibigan, hindi po tatapos ng midnight. Ito lang po ay nagpapatunay, kaibigan, na ito po ay isang summertime. Mainit siguro ang panahon nito. Si Yutiko ay gusto ng malamig na hangin, iip ng hangin, doon siya sa bintana. Ngunit ang nangyari, kaibigan, dahil napakahaba ng pagsasalita ni Pablo, nahulog siya. At dahil sa grace ng Panginoon, dahil sa awa ng Panginoon, dahil sa kapayari ng Panginoon, ano ang ginawa ni Pablo, kay Yutiko? Binuhay siya ni Pablo. Sabi nga dito, kaibigan, at nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap niya na sinabi, huwag kayong magkagulo, sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. At nabuhay si Yutiko, kaibigan. Praise the Lord. May pag-asa para sa inyo. Kaibigan, kung natutulog tayo sa ating pag-aaral, hindi ko kayo kayang buhayin. Patuloy tayo, kaibigan, sa ating pag-aaral. Acts 20 verse 11 to 12. At nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa ano? Sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis at kanilang dinalang buhay ang binata
at hindi kakonti ang kanilang pagkaaliw. Nagpatuloy si Pablo hanggang kinaumagahan. Napakahaba ng kanyang pagbabahagi nito, kaibigan, pag sa salita. Buong gabing pagpupulong ni Pablo, kaibigan. Natin pa makita dito, kaibigan, na ito ay nangyari sa gabi, ang kanyang pagpupulong. Pansin niyo po, sa Biblia po, kaibigan, ang araw ay nagsisimula hindi sa araw. Nagsisimula ito, ang araw, sa gabi, sunset. Yan po ay sabi ng Biblia. Kailan ba nagsisimula ang panibagong araw? Kailan magsimula ang panibagong araw? Atin pong titinan sa Biblia, kaibigan. Yan, pagsikat ba ng araw o paglubog ng araw? According sa Bible, atin pong tinan. Sa Genesis 1, kaibigan, evening and morning. Sabi po doon, kinagabihan, hapon, at pagkaumaga, yan ay unang araw, panibagong araw. Sa Leviticus 23, verse 32, ito ay paglubog ng araw. So, ang panibagong araw ay magsisimula sa paglubog ng araw. Sa Deuteronomy 16, verse 6, sa Mark 1:32. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Yan po yung mabasa natin sa Genesis 1, verse 5. So, paglubog po ng araw, kaibigan, magsisimula ang panibagong araw. Na atin pong kukunin ito na prinsipyo doon sa nangyari kanila Pablo. Buong gabing nangaral si Pablo. At nabanggit po rin, kaibigan, sa ating nabasa kanina, unang araw ng Sanglinggo. Nangaral si Pablo. Tama? Okay, tingnan po natin. So, ang panibagong araw ay ganito lang. I-graph lang natin. Sunset. At yan ay magiging papunta sa sunset na naman. Naghang ang aking laptop. Sunset, kaibigan, galing sa paglubog ng araw. Sisikat ang araw. At paglubog ng araw, yan ay isang buong araw. Diyan magsisimula ang panibagong araw. Ayan. Malinaw ba yan, kaibigan? So, yung kay Pablo, kaibigan, Sabat sunset, yan ay anong araw na? Paglubog ng araw sa araw ng Sabado. Anong araw na yon? Linggo na. Tama? Yun ay araw na ng Linggo. Yun ay unang araw na, kaibigan. Pansin niyo po, kaibigan, na si Pablo ay nangilin sa, si Pablo ay nagbahagi ng kanyang salita sa araw ng Linggo. Unang araw. Yun ay gabi ng Linggo. Sabi nga sa Acts 20 verse 7, sa tinabasa kanina, sa NEB na version, sabi dyan, on the Saturday night, yan ay gabi ng Sabado, in our assembly for the breaking of bread. Yan po ay malinaw, kaibigan, na ito pala ay ang unang araw. Ito ay paglubog ng araw ng Sabado. Yan ay unang araw. According sa Bible scholar, Horacio B. Hackett, sabi niya, ang mga Hudyo ay nagbibilang ng araw mula sa gabi hanggang sa umaga. At ayon sa prinsipyong iyon, ang gabi ng unang araw ng Sanglinggo ay ang ating Sabado ng gabi. Ang apostol, nagdaos ng kanyang huling religious serbisyo sa Sabado ng gabi. At pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang lakad ng araw ng Linggo, kinaumagahan. Dito po na nakikita, kaibigan, na yung pagpupulong pala ni Pablo ay hindi po yun isang pagpupulong na isang banal na pagpupulong. Yun po ay farewell message ni Pablo. Dahil hindi niya na makikita ang kaniyang mga kapatiran. Bakit? Ano mangyari kinaumagahan? Si Pablo ay aalis na. Siya ay pupunta na sa iba't ibang mga, marami ang kanyang pupuntahan, kaibigan. Pupunta siya sa 40 kilometers ang kanyang pupuntahan from Troas to Assos. From Troas to Assos. Napaka, ito po, kaibigan, from Troas to Assos. Alam niyo ba kung gaano ka, anong distansya niyan? Yan po ay 40 kilometers. Malayo ba yan? At nung una, kaibigan, hindi, wala pong LRT. Hindi po mag-LRT si Pablo po noon, wala pong niya din pong bus. Siya po ay maglalakad lang for 40 kilometers. Yan ang kanyang lalakarin. Kaibigan, kung ginawang banal ni Pablo or banal talaga ang Linggo, hindi siya maglalakad sa araw ng Linggo na ganyan kalayo. Kanina po? Hindi po siya maglalakad dahil ang araw ng Sabat ay banal.
Yan po ay napakalayo, kaibigan, kung yan ay kanyang lalakarin. So bakit nangaral ng buong gabi si Pablo? Simple lang, ito ay ang kanyang huling farewell sa kanyang mga lagad. Sabi nga dito, at ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay, ano? Hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya pala, kaibigan, nangaral si Pablo sa buong gabi hanggang umaga dahil ito ang kanyang huling mensahe sa kanyang mga kapatiran. Dito, kaibigan, sa tekstong ito, hindi po natin makikita na ang Linggo ay banal. Kaibigan, kahit saang talata sa Biblia, saang anggulo ng Biblia, saang aklat ng Biblia, wala po tayong makikita na ang Linggo ay ginawang banal. Pero may mga pangkarinawang tutol, kaibigan. Nagsasabi ang Colossians 2:16 na walang kabuluhan kung ipangilin man natin ang Sabat o hindi. Ito yung teksto, kaibigan, na hindi talaga naintindihan ng karamihan. Yung tekstong pinaka hindi naintindihan. Basahin po natin ang buong tanata niyan, kaibigan, sa Colossians 2:14-16. Sabi dito, sino man nga ay huwag humatol sa inyong tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ibig lang sabihin nito, kaibigan, sa talatang ito, ang mga bagay, ang araw ng Sabat na ito, ay isang anino na ang katuparan ay sino? Si Jesus. Nakita niyo po sa talata? Nabasahin po natin ang buong talata, kaibigan. Sabi po sa buong talata, na pinawid ng isang usapang nasusulat sa mga palatuntunan or handwriting laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis. Saan? Sa cross. Ipinako na ito sa cross. Buong talata, ating titinan. Ito ay handwriting, kaibigan, sulat kamay. Sabi dito sa buong talata na ito, napinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Sino nga ay huwag humatol sa inyong tungkol sa pagkain o pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating ngunit ang katawan ay kay Kristo. Pansin niyo po dyan, kaibigan, ito ay anino na ang katuparan nito ay si Jesus at ito ay inalis na doon sa cross. Ipinako na ito sa cross. Sa Biblia, kaibigan, ay may dalawang Sabat. Ang annual Sabat at ang weekly Sabat. Ang annual Sabat o weekly Sabat ay ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung pangpitong Sabat. Ito yung araw ng Sabado. How about ang annual Sabat? Ang annual Sabat, kaibigan, ito ay parang birthday mo. Kailan ba ang birthday mo? Siguro September 19. Ang birthday mo ba ay pareho sa date or pareho na araw sa susunod na birthday mo? Hindi na. Ito yung annual Sabat, kaibigan. Every year, ito ay mag-iiba-iba. Pero ito ay annual Sabat every year. Ito ay ang mga pista, kagaya ng Passover, kagaya ng mga Day of Atonement. Ito ay Sabat na nabanggit sa Biblia. Ito pala ay ang inalis doon sa cross, kaibigan. Kaya nga, wag na nating intindihin ito. Ito ang Sabat na binanggit. Ngunit ang Ten Commandments, kaibigan, ang weekly Sabat, ito ba ay tumutukoy katuparan sa kay Jesus? Or ating naalala ang ating tagapaglikha sa panahon na ating maalala ang Sabat? Ito ay going backward, kaibigan, sa creation, hindi po pointing to Jesus Christ. Ngunit alam natin na ang naglikha ay si Jesus. Hindi doon sa cross ang patutunguhan ng Sabat weekly, ngunit doon sa ating tagapaglikha. Paalala, palatandaan na tayo ay nilikha ng Diyos. So, kaibigan, atin pong natutunan ngayon na ang Linggo ay hindi banal. Malino po yan sa Biblia, kaibigan. Saan nagsimula ang pangilin sa araw ng Linggo? Ito yung ating tanong. Kung hindi banal ang Linggo, saan nagsimula ang pagpangilin sa araw ng Linggo? Kaibigan, hindi po ako pumarito para po saktan ang karamihan. Nandito po ako para ipakita ang katotohanan. Nabasa po ba natin sa Biblia, kaibigan? Malinaw po ba sa Biblia? Malinaw sa Biblia ang katotohanan?
Kaibigan, tayo ba ay kaibigan? Magkaibigan? Magkaibigan pa rin ba tayo pagkatapos ng sermon na ito? O baka pagkatapos nito, kaibigan, iba na yung mga tingin niyo sa akin? I hope magkaibigan pa rin tayo, kaibigan. Itong pag-aaral natin, kaibigan, ay para sa ating kaligtasan. Hindi po ito para na ipakita sa inyo na mali kayo. Ipinakita ko po ito dahil gusto ng Panginoon na kayo ay makawala sa pagiging nakulong sa mga tradisyon. Gusto ng Diyos na tayo ay maging malaya sa mga pandaraya ng Diyos, ng Diablo. Alam niyo, kaibigan, saan ba galing ang Sunday worship na ito? Noong dati, kaibigan, ang mga Egyptians, ang mga Babylonians, mga Persians, sila ay nagsasamba sa tinatawag na sun. Ano ang kanilang sinasamba? Sun worship. Ito ang sun worship, kaibigan. Ito yung kanilang mga kultura. Makikita mo yan sa kanilang mga iba't ibang mga ginawa. Ito ang solar wheel. Yan ay nagpapasimbolo na sinasamba nila yung sun. Yan ay sun. At ito rin yung mga ganito. Makikita mo ito, kaibigan, sa kanilang mga ginawa doon sa kanilang mga pader. Yung tao na sumasamba sa sun. Buong mga Babylonian, Egyptians, Persians, ang kanilang kultura ay paganong kultura. Ang pagsamba sa araw. Hindi lang araw, marami pa, buwan ang kanilang sinasamba. Ngunit focus na yun sa araw. Kahit nga, kaibigan, sa isang aklat na The Worship of Nature, Volume 1, page 529, dito din nabanggit na sa sinaunang Babylonia, ang araw ay sinasamba simula pa sa hindi na maalalang kapanahunan. Noon pang unang panahon, sa panahon ng Babylonia, sinasamba na ang araw. Kaya pala tinatawag yan na sun, Sunday, pagsamba sa araw. Well, siguro sasabihin nyo, ano ba ang ebidensya mo niyan, Brother Eve? Babasahin ko po, kaibigan, kahit nga ang iba ay nagsabi sa Bible Encyclopedia, page 561, ni John Eddy, sabi niya, Sabbath, isang salitang Hebrew na tumutukoy sa pahinga, Sunday or Linggo, ay isang pangalan na ibinigay ng mga bansa sa unang araw ng Sanglinggo sapagkat ito ang araw kung kailan, ano, kaibigan? Sinasamba nila ang araw. Ibig lang sabihin, Sunday, pagsamba sa araw. Ano pa, kaibigan? According sa Catholic World, page 809, ito po ang ating mga kaibigan na mga Katoliko, sabi nila, sa kanilang aklat mismo, sabi nila, ang araw, ang pangunahing Diyos ng mga, ano, kaibigan? Pagano. Kaya ang iglesia, animo'y nagsabi, panatiliin ang lumang paganong pangalan, Sunday or Linggo, araw ng araw. Sabi ng ating mga kaibigan ng mga Katoliko, paganong Sunday, paganong araw. Sabi nito, kaibigan, patuloy, Sunday ay mananatiling tinatalaga, pinapakabanal, at ang paganong Sunday or Linggo itinalaga kay Balder. Sino ba si Balder? Diyos ng araw ay magiging Kristiyanong Linggo, banal kay Jesus. Yan, kaibigan, ay hindi po galing sa aking sariling salita. Yan po ay galing sa ating mga kaibigan na Catholic. Kaibigan, napakalinaw po na ating pong nabasa dito na kahit mismo sila ay nagsasabi na ito ang nagpapasimbolo sa paglingkod o pagsamba sa araw ng Linggo. Tuloy pa tayo, kaibigan. According sa Faith of Our Fathers, ito yung mga Protestante, ang mga view ng mga Protestante. Sabi ng mga Protestante ni Cardinal Gibbons, maaari mong basahin ang Biblia galing sa Genesis hanggang sa Apokalipsis at hindi ka makakakita ng isang linya na nagpapahintulot sa pangilin sa Linggo. Halos buong mga Protestante, kaibigan, na mga relihiyon ay naniniwala na ang Linggo ay hindi banal. Salisikin niyo po, kaibigan. Ang kasulatan ay nagpapatupad sa relihiyosong pagbabantay sa Sabado. Yan po ang sabi ng ating kaibigan ng mga Protestante. Dr. D.L. Moody, sabi niya dito sa kanyang aklat na Weight and Wanting, ang Sabat ay nakatali na sa Eden at pinatutupad na noon paman. Ang pang-apat na kautusan, ito ay nagsimula sa salitang ano? Alalahanin, na nagpapakita na naitatag na ang Sabat ng isulat ng Diyos ang kautusan sa mga tableta ng bato sa Sinai. Paano masasabi ng tao
na ang kautusan na ito ay tinapon na kung aaminin din nila na ang iba pang siyam ay pinatutupad ba. Ito po, kaibigan, malinaw po sa sinabi ni D.L. Moody, isang Protestante. Ang dahilan kung bakit meron tayong pagsamba sa Linggo ay hindi dahil ang Linggo ay Sabat. Sa katotohanan, hindi Sabat ang Linggo, ang Sabado ay. At noon pa man, ang Sabat, walang kautusan na napalit sa Sabat sa Linggo. Hindi po nabago, kaibigan, ang banal na araw. Ang Sabado hanggang ngayon ay ang banal na araw ng Diyos. Marami po tayong mga nakita ngayon, kaibigan. Kaibigan, atin po nakita ang issue patungkol sa Sabado at sa Linggo. Ngayon gabi, kaibigan, dalawa lang. Kautusan ng Diyos o tradisyon ng tao. Kaibigan, atin po nakita na saliksik sa Biblia na wala pong kahit anong bersikulo na makikita natin na ipapangilin natin ang araw ng Linggo. Sa ating mga kaibigan na mga Katoliko na nandito ngayon, pinapakita po ng Diyos sa inyo ang katotohanan ito upang kayo ay Kanyang mabigyan ng kalayaan. Maibigin ba ang Diyos, kaibigan? Iniibig niya ba tayo? Yes, kaibigan. Alam niyo, sa pagtatapos, hindi ko po kung babalik na ang Panginoon sa paghuhukom, sa paghahatol. At sasabihin ng Panginoon na, Brother Eve, sabi ko sa iyo na sundin mo ang araw ng Sabat, ngunit sinunod mo ang araw ng Linggo. Kaibigan, wala po akong maisasabi sa Panginoon na bastihan kung bakit ko sinusunod ang araw ng Linggo. Wala po akong bastihan na sabihin sa Panginoon na, Panginoon, sinabi mo ito sa Biblia. Sinabi mo ito sa iyong banal na kasulatan na susundin ko ang araw na Linggo. Hindi po natin mababasa, kaibigan. Ngunit, kaibigan, kung tayo ay may ebidensya, kung tayo ay may mga ebidensya na ito ay nakasulat sa Biblia, pwede nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, sabi mo, sa banal na kasulatan, na Sabat ang araw na banal. Kaibigan, sa panahong iyon, ako ay naniniwala na sasabihin ng Panginoon, yan nga ang aking sinabi. Kaibigan, sa gabing ito, iyo bang tatanggapin ang araw ng Sabat bilang araw ng Diyos? At ito ba inyong tatanggapin bilang araw na iyong ipapangilin? Siguro may problema kayo dito, kaibigan, dahil siguro may trabaho kayo sa araw ng Sabat. Ngunit bakit, what if ating titingnan, kaibigan, ating puntahan ang ating mga employers at sabihin natin na, Sir, natutunan ko na po ang araw ng Sabat, alam ko na po ang tunay na katotohanan patungkol sa Sabat, hindi ko na po gustong magtrabaho sa araw ng Sabat, pwede bang ilipat mo ang aking rest day? Marami ng mga tao, kaibigan, na naggawa nito, na kanilang pinuntahan ang kanilang mga boss dahil nga conflict sa kanilang pagpangilin sa araw ng Sabat. Ngunit sila ay binigyan ng kaawaan ng Diyos. At yung iba, hindi sila pinayagan, ngunit binigyan sila ng maganda pang trabaho dahil kanilang sinunod ang Panginoon. Kaibigan, sabi ng Biblia, kung ako ang inyong uunahin, ay idaragdag ko ang lahat. Sa panahon na ating ibigay lahat sa Panginoon, kaibigan, alam niyo ano mayayari? May kapayapaan tayo, may kalayaan tayo, at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaibigan, sabi ng Biblia, dapat mo munang magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Walang iglesia ang may otoridad na baguhin ang kautusan ng Diyos at utusan tayo na suwayin siya. Sabi ng Biblia, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, inyo bang iniibig ang Panginoon? Gusto niyo bang sundin ang Panginoon? Gusto niyo bang ihakbang ang pagsunod sa araw ng Sabat sa gabing ito? Kung ikaw yan, kaibigan, pwede bang ipakita yan sa pagtayo sa inyong mga paa at sabihin mo kay Jesus, publiko, na Panginoon, ako ay mangingili na sa araw ng Sabat. Alam ko po na ikaw ay tutulong sa akin. Alam ko po na ikaw ay siyang Panginoon na tutulong sa akin sa lahat ng mga circumstances na aking haharapin sa pagtayo ko sa araw ng Sabat. Alam ko na ikaw ang Diyos, ang siyang magbibigay sa akin ng kalayaan. Kung ikaw yan, kaibigan, pwede bang itayo yan sa iyong mga paa na gusto mong sundin ang araw ng Sabat? Kaibigan, huwag po kayo matakot. Huwag po kayo matakot na itayo ang inyong mga paa, na ipakita niyo sa Panginoon na ikaw ay gustong mangilin
sa araw ng Sabat. Sino ba dito, kaibigan, na gustong ipangilin ang araw ng Sabat? Huwag po kayong matakot, kaibigan. Mahal po kayo ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Amen. Amen, kaibigan. Hindi po na sisiyahan ang diablo sa inyong mga desisyon. Ngunit ang Panginoon po ay masayang masaya sa inyong desisyon. Sundin natin ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa atin. Amen? Tayo manalangin. Dakila po na yung Panginoon. Napakasarap manampalataya sa isang Panginoon na puno ng pag-ibig. Panginoon na puno ng kadakilaan at kapangyarihan. Sa gabing ito, ikaw po ang siyang nakakita sa mga taong nagdesisyon na sundin ang iyong banal na kautusan, ang iyong banal na araw. Panginoon, hindi po namin alam kung ano ang gagawin ng Diablo upang kunin at nakawin ang mga desisyon ito. Ngunit sa gabing ito, Panginoon, aking pong inalapit ang kanilang mga desisyon, silyuhan niyo po ito upang hindi na po ito makuha ng Diablo. Patawarin po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin ang bawat isa. At sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagtulog, may mapayapang puso at kaisipan po kami. At sa buong gabi, kami po ay nasa kamay ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Hesus na nitagapagligtas. Amen. Bukas po, kaibigan, atin pong tutunghayan ang susunod natin na topiko po, kaibigan. Balik po kayo bukas, the Bible's longest, most amazing prophecy. God bless you and good night po, mga kaibigan. Thank you. Nanay, thank you po. Nay, balik po kayo bukas, Nay. Ha?